And welcome to our channel. No, nandito na naman tayo para makinig sa aking boses. Ayan. So ngayon yung gagawin natin ay yung sasagutin lang natin yung mga katanungan kung bakit nga ba ako nagpa-vlog. Although na this year 2020 lang ako nag-start ng vlogs, ay sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung reason at yung mga tips ko sa pagpa-vlog. Ano nga ba yung basihan sa pagpa-vlog? Natos ba ay matter? Age ba is a matter? Itsura ba ay matter sa pagpa-vlog? So actually, hindi naman talaga basehan yung itsura, yung edad, real mo sa pag-vlog. As long as may napapasaya kang tao, sinishare mo yung meron ka. So yun yung pinaka, the best na key points para ma-determine na pwede kang mag-vlog. Nakikita ko naman sa inyo no, kung bakit ko masipang mag-vlog, eh kahit maraming tao na nagsasabi sa akin na ordinary ang estudyante lang naman ako, ay Tamindoro lang ako, probinsya lang yan. Pangit-pangit mo, no? Sinasabi ko na sa sarili ko na wala po sa itsura yung YouTube, kasi ang YouTube is something to explore. May bagay ko na gusto, syempre, need to share para maka-influence ka, diba? Ayan, malay mo, sa pag-vlog natin na ganito, ganito, ganito lang tayo, ganito lang yung background natin. So malay mo, maging, ano na yan, tiles na yan, diba? I-echo-echo na rin yung ating boses, diba? Ayan, kinakausap ko na yung microphone ko, ino. So, ayan, pasensya na kayo sa nakikita nyo na to. Ayan. Kasi yung tripod, ito yung tripod, at may lapel dyan. Ayan, may lapel dyan na hindi nyo lang nakikita. Bago tayo mag-start, bago pa lamang kayo sa channel ko, nakakaligtaan na i-click yung subscribe button. Ayan. Tapos nakikita nyo yung notification bell sa katabi nyan. I-click nyo na rin yan para maging updated kayo sa susunod kong videos. Dami-dami kong sats-sats. So, ayan, pagsana natin. Change. Ayan. Kunwari, change. Ayan. So, unang tanong, bakit nga ba ako nag-vlog? Gusto ko lang mag-explore kasi syempre, as human naman, gusto ko din mag-explore. Gusto ko maka-experience. Be familiar naman sa mga vlogger, di ba? Pinangarap ko din naman siguro na maging watcher lang. Pero, yung subukan ko na rin na ako naman yung papanood. To join YouTube community. So, yun naman talaga yung main point naman ng mga vlogger, no? To join, to share, to influence, and to inspire other people. Try something new. So, gaya na exploration, hindi lang naka-specific tayo sa isang bagay. Kung gusto natin subukan yung isang bagay, ano ba yung purpose ko sa pagbablog? Bilang estudyante kasi, second year college pa lang ako, vlog ko na to, naka-focus lang sa art. At napapansin nyo, merong travel and events vlog dyan. Yung mga friends ko nagsuggest niyan na ito daw yung ganong uri ng vlog. Alagdag na rin ng watch hours, o diba? Malaking bagay din yun para madali nating ma-achieve yung watch hours. Eh syempre ngayon, yun sa YouTube kasi. Mag-search ka ng YouTube vlogger group. So yun, marami nagpapasubs to subs. Advice ko lang, so huwag kayong magmadali kasi hindi naman talaga advisable yung ganong uri ng ano ng methods para lang ma-achieve mo yung 4,000 watch hours. Na ma-achieve mo yung 4,000 watch hours is to upload more and more video. Huwag lang yung sunod-sunod yung kasi isang araw mag-upload ka ng 3 videos, hindi yun pwede. 3 videos siguro per week. Magkakaroon ka na, halimbawa, 12 videos per month. O, kada year meron kang ano, 148. Tama ba? Basta ganun, maraming videos. Syempre marami ka ng video na na-upload. Syempre kada videos na yan, hindi naman maiiwasan tao na matukso na manood ng iyong video. So, kayo at pumuntang tayo sa isang halawang ano, dami-dami na nating etos, di ba? Yung purpose ko ng pagbablog, actually, to influence naman talaga lahat naman ng vlogger, di ba? So, tulad ko, na-influence ako ni Alex Gonzaga, ganun. Tapos ni Kate Talens, ni Jam Morales, at si Nel Padilla. Tapos si Ali King, kasi yun, si Ali King kasi isang Indian artist na inspired din ako na gumawa ng YouTube channel para mag-share nung arts ko, yung mga portrait. So sa hindi naman kasi kung itatago mo lang, di ba? Eh di mamamanis. It's to inspire, no? So marami ng tao ngayon siguro ako na-inspire kasi nakita nila ako na naglalakad lang sa halim ng ulan. Oh. Sa, ayan.
tapos hindi nila namalayan. Ay si Paul to, ba't nasa YouTube lang? Kaya sinasabi ko sa inyo, wala sa status ang pag-YouTube. Kasi, hindi... May standard pala sa YouTube, yun pala yung pag-upload mo. Bawal yung mga nudity, bawal yung pagmumura, bawal yung mga red plates. Yung mga red plates na yun, bawal yung mga, ano, yung something na SPG. Di ba yung may mga patayan, so bawal yun. Wala namang masama sa pagbablog, no? Ang masama lang, yung gumawa ka talaga na mas to share. Okay, yun naman talaga ang main key point kung bakit nga ba ikaw nagbablog. Siyempre, to share. To share your emotions, to share your talents, and to share what you have. Pag i-share mo yung talent mo, merong tao or iisang tao na ma-inspired na gumawa ng ganon. Next is to give. To give and to share pa. Ako lang yun. Ayan. To give time for you guys. So, hindi lang naman kasi ako nakafocus lang sa, ano, sa school. Wow! So, to my friends and to my family yan. O rin magbigay ng time para sa inyo. At para rin sa akin na maging aware din ako sa sarili ko na ay ganito na pala ako. Ganito na pala yung itsura ko. So kung makita yung itsura ko sa videos naman is yung essence ng pagbablog para sa akin. Eliminate shame. Takot po akong marap sa maraming tao. Ayaw kong makita ako sa maraming tao. Kaya ka nga nagbablog, maging open ka sa public sa maraming tao. Para maging mamanage mo na rin yung hiya mo, di ba? Sunod naman guys na tanong is yung what makes you inspire? Why would you like to vlog? So, ano nga ba yung nagpa-inspire sa akin? So, bakit nga ba ako na-temp? Or, bakit ko nga ba ginawa ang pag-vlog? Yung number one sa akin na nag-inspire kung bakit ako nag-vlog is yung mga vlogger. Of course, syempre, factor din yun kung bakit, ano, na-inspire tayo na mag-vlog. Vlogger na yun is sobrang napaka-caring niya, loving, at napaka-helpful niya sa kanya. Yaya. And although napapansin ko sa mga vlog niya na hindi lang as in yaya yung touring niya sa kanyang mga kasambahay. Relationship ay parang magnanay na rin, parang magkakapatid, o diba? At yung vlogger na yun ay... Si K-Talent. Si K-Talent talaga yung nagpa-inspire sa akin. Wow! Na... i-pursue tong pagbablog na to. Sana po ay, ano, na mas lumago pa yung channel nyo. At ganun din, sana lumago din yung channel. Next naman na vlogger. Ito yung hindi ko maintindihan na sobrang entertaining talaga. Siya si Neil Padilla. Ayan, si Neil Padilla, isa vlogger na sobra akong tuwa kasi marami siyang kategory niya. May something na comedy, something entertainment, tapos may mga travel. At hindi ko maintindihan ngayon sa vlog ko. Okay lang nga ba na yung vlog ko is many categories, yung katulad yan, yung arts, travel, comedy, entertainment. Okay lang po ba yan? Kung okay lang po, mag-comment lang po kayo sa comment section. Ayan. At babasahin ko po agad at magre-reply po ako agad as soon as possible. So number 3 naman na vlogger, Jam Morales. Si Jam Morales yung pogi, ayan, mabait din naman siya at open-minded. Yun yung napansin ko nung pinapanood ko yung vlog niya. Kasi yung vlog niya, sobrang entertaining. Isa din siya sa inspiration ko kung bakit nga ba ako na mag-vlog even though na hindi naman talaga ako magaling. Ayan. At yung number 4 po, si Mimia po. Ayan, si Mimia po talaga yung vlogger na ngayong 2020 ko lang siya na-discover and hindi ako makapaniwala na umabot na yung vlog niya to ranges 2 million to 3 million. So, something ganon yung vlog niya. Na ganon din yung mangyari sa ating vlog, sa ating channel, no? So, sana nga, guys, matulungan ko kayo, no? So, sana hindi kayong mahiya. So, sa pag-vlog talaga, ang important talaga yung napapasaya mo sarili mo, napapasaya mo yung family mo, napapasaya mo yung pang tao. Tapos, as long as may natutulungan ka, enjoy, ayan. Yun yung simplest term, enjoy, ayan. Kasi kapag nag-enjoy ka, syempre masaya, di ba? Kapag nag-enjoy. Next naman, so since ni May napansin nyo na may drawing ako ngayon, na-inspire ako sa pagdo-drawing ni Ali King. Si Ali King yung isang Indian artist. Sobrang marami akong aral at tips na nakita doon. Yung first vlog ko na yung kay Catriona Grace, so napansin nyo na hindi pa perfect yung mukha niya doon. At habang pinapanood yung vlog ko, so salamat sa inyo at dinugtungan ko ulit ng
ano, ng portrait ni Kobe Bryant, ni Taylor Swift, at marami ding nanood. Yan, marami salamat po. At sumunod naman ngayon nga nung previous na Valentine's Day. Ayan, yung fast talk about sa mga, about so greeny na tanong sa mga estudyante sa school. Ayan, so nung ano na yung pagpasensya niyo yung graphics, beginner lang kasi ako talaga ng lang. So saan, pero ano naman, naniniwala naman ako na mas i-improve yun. Hindi lang sa pag-art at sa pagta-travel yung ano natin, yung at focus ng vlog natin. So subukan din natin yung ibang kategory. Malay mo, mag, may mga celebration, ayan, may darating na celebration, tapos may mga sports, mga ganun-ganun. So sana try natin sumali natin. So, itatry ko din na ano, isama sa vlog ko yung dancing. Ano-ano yung pwede mong i-vlog? So ayan, nagsalita na ako. Yung mga ano, ang pwede kong i-vlog, siyempre yung unang-una yung art. Art and style. Nang sa pagpo-portrait ako, marunong, kundi sa pag-paint din. Ayan. Siguro, ano, siguro, darating yung time na papanood nyo dito sa vlog ko, yung kung paano ako mag-paint na acrylic, kung paano mag-paint sa in 8x5x11 inch of the paper or yung canvas. Next naman is yung dance. So since na medyo magaling din naman tayo or marunong naman tayo sa dance, so itry din natin na isama natin sa vlog yun. Next naman is yung travel. Ayan, na subukan ko na itong mag-travel, pero nung time na marami talagang tao, ayan, nandun na yung weakness ko na nahiya na ako, hindi ko na tinuloy yung pagbablog kasi yun nga, naiisip ko na ano yung sinasabi nito, sino naman yung tanga na to, sino naman tong sa ganun, napaka-negan ko nung time na yun. Kaya sana guys, huwag niya ugaliin yung negative thinker. Wala pang nangyayari, iniisip mo na agad yung mga tendency na or yung mga possibility na mangyayari, which is impossible naman talaga na mangyari. Yung ginagawa mo sa mga, so tuloy nyo lang as long as nag-i-enjoy kayo sa ginagawa nyo. So, next naman na tanong, importante ba sa'yo ang vlog? So, as of now, as I have observed naman, importante sa akin ang pag-vlog. Kasi ito lang naman talaga yung libangan ko. Ayun naman ako sa mga friends ko. So, pag sa bahay, pag wala akong ginagawa, ito yung ginagawa ko. Yung mag-vlog, mag-do-drawing. Minsan, pag may mga celebration, may mga events sa school, ayan, nag-vlog ako. Next, payo ko sa mga viewers. So, number one is yung kung mag-vlog man kayo, is huwag kayong mahiya. Kung yung travel purposes man or entertainment vlog, comedy vlog, nang yung pinaka-importanteng payo ko sa inyo. Kasi pag nahiya kayo talaga at napaka-negative nyo, negative ka, negative na rin yung tingin mo sa sarili. Next, hayaan yung magkaroon kayo ng basher. Ayun, normal kasi yon. Normally, ganun talaga yung world natin ngayon. Di ba? May nang mga taong judgmental, ganun. Marami ng basher. Ayan, normal yon as a YouTube creator. Eh, kahit na nagre-report tayo sa school, eh, di ba? Sa harap, pag nagre-report tayo, may mga classmate tayo na pinagsasabihan tayo na, ay, ganyan-ganyan. Pero huwag niyong isipin yon kasi wala naman tayong ginagawang masaya. Kung yung hindi yung sasabihin ng iba. Yan, ito si ganyan, ay si Paul ganun ka ganyan. Kasi pag hindi niyo lagi yung sasabihin ng iba, hindi walang mangyayari sa vlog niyo. Langin po to, di ba? Lang mangyayari kapag lagi na lang yung mindset nyo ay nakafocus sa iba, sa mga tao na nakapaligid sa iyo. What's next naman? Kahit sino naman talaga pwede mag-vlog as long as potential ka na mag-edit. Ang pinakamahirap lang talaga sa pag-vlog is yung pag-i-edit mo ng video. So number one yun. Tapos yung kulang ka sa mga material. Cellphones, computer, laptops, or something important na makakatulong sa pagbablog mo. So beginner pa lang tayo sa pagbablog. Ano, habang bumibili ako ng mga gamit, hindi ko iniisip na ay masasayang yung pera kasi alam ko na masusukliin din naman yung ginastos na hati. Positive lang guys, think positive. Alam ko makakatulong yun sa inyo. Diba? So yun lang guys yung ating vlog for today. Sana matulungan ko kayo na ma-eliminate yung hiya nyo, no? Kayo, mga viewers, alam ko mga beginner din kayo ng YouTube. Magsimula na rin kayo mag-YouTube. Ayan, wag na mahiya nang intindihin yung sasabihin ng iba. Kung kailangan mo mag-enjoy, kung kailangan mo mag-masaya, try something new, di ba? Walang bawal. Ayan, thank you guys. Bye-bye.